May UTI ka? Kakasoft drink sa chichiria mo yan! Char! Di yun totoo. Nagkaka-UTI ka dahil number one, madalas ang pagpigil ng ihi at kulang ka sa tubig. Dapat umiihi ka on average 4 to 7 times in 24 hours para ma-flush out ang bakterya at hindi naiipon sa pantog. Dapat pera lang ang iniipon. Char! Imposible! Char! Siyempre, nakadepende pa rin kung gano'ng kadaming tubig ang iniinom mo. Ang recommended daily water intake para sa mga lalaki ay 2.5 liters per day. Sa babae naman, 2 liters per day. Given na ikaw ay generally healthy at walang ibang sakit. Number 2, douching. Ito ay pag nililinisan yung vagina. Ang vagina ay yung nasa loob at ang vulva naman ay ang nasa labas. Ang dapat nyo lang hinuhugasan ay ang vulva. Dahil ang vagina ay may self-cleaning mechanism. Pag hinugasan mo yan, magkakaroon ng imbalance sa acidity at mawawala ang healthy bacteria na pumoprotekta sa vagina. Number 3, improper wiping. Pag naghuhugas o nagpupunas naman ng puwet, dapat laging papunta sa likod. Huwag paharap dahil ang bakterya na galing sa puwet mapupunta sa puwerta. Number 4, kidney stones. Pag may block sa daluyan ng ihi, naiipon sa loob ang ihi kasama ang bakterya. Para maiwasan ang sakit sa bato, stay hydrated, iwasan ang maaalat na pagkain, at bawasan ang pagkain ng mga oxalate-rich foods tulad ng peanuts, chocolate, kamote, at spinach. May tinatawag kasi tayong oxalate crystals at pag madami ito sa katawan, pwede itong bumuo ng stone. Both lalaki at babae ay at risk magka UTI. Mas madalas nga lang sa babae dahil mas maikse ang urethra or ang labasan ng ihi nila kumpara sa mga lalaki. Kaya mas madaling makaakyat ang bakterya sa pantog ng babae. Posibleng may UTI ka pag ikaw ay nilalagnat, nagsusuka, mahapde ang pag-ihi, mas madalas ang pag-ihi kumpara sa usual, kulay tsaa ang ihi, sumasakit ang pantog at sumasakit ang tagiliran. Pag meron ka kahit isang symptom lang at persistent ito for 2 days, magpakonsulta ka na. Ligtas ang may alam hanggang sa susunod. Take care. Hirap ng naka-braces, char.